Salamat po sa Diyos na tayo patuloy na iniingatan sa gitna ng isang pangmundong pandemic, ang COVID-19. Ito'y kapahayagan ng katapatan ng Diyos gaya ng sinabi ni Propeta Jeremias. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon ay hindi tayo nalipol, buhay pa tayo. Sapagkat ang kaniyang mga habag ay hindi nauubos, ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang iyong pagtatapat. Panagoy 3:22-23. Magandang umaga po sa ating lahat. Magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi sa mga nasa ibang lugar sa ibayong dagat. Welcome po sa isa na namang edisyon ng ating pagbubulay kaugnay ng ating pananalangin ngayong panahon ng COVID-19 pandemic. Isang worldwide prayer concern monitored under CLJC Group Code COVID-19. Magpapatuloy po ang ganitong format hanggang 20 ng Mayo. At mula po sa petsang yan ay maaaring magbago tayo ng format. Ngunit tuloy-tuloy pa rin ang pananalangin para sa buong Pilipinas at sa buong mundo dahil andito pa si COVID-19. Sobrang exciting ang paglalakbay patungo sa hangganan ng pagkatawag sa atin. Hindi madali kasi ang daming pagdadaanan, kaya inaral natin ang disiplina ng Diyos upang tayo ay maging laging angkop o fit sa paglalakbay. Inaral din natin ang iba pang hinihingi ng isang matagumpay na paglalakbay upang tayo ay maging laging malakas at inspired sa ating pagpapatuloy. Tinuruan din po tayo kung paano tayo magmamalasakit at maglilingkod sa mga kapwa natin manlalakbay. At kahapon ng umaga ay kung paano naman natin aalagaan at pag-uukulan ng tamang pagpapahalaga ang ating pinakamalapit o pinakamalapit na kasama sa buhay, ang asawa, sa buong panahon ng ating paglalakbay tungo sa hangganan ng pagkatawag ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ngayong umaga naman po ay pag-aaralan natin ang papel ng ating mga leader sa buhay natin. Ang talata po ngayong umaga ay matatagpuan sa Hebreo 13, talatang 7, talatang 17 hanggang talatang 19, at ihahambing natin sa ibang mga aklat na sinulat ng apostol kaugnay ng ating paikitungo, pakiugnay at pangalaga sa ating mga leader na nangalaga sa ating mga kaluluwa. Tingnan po natin ang Hebreo 13, talatang 7, at ganito yung ating mababasa sa mga talatang ito. Alalahanin ninyo ang mga namumuno sa inyo na nagpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at tularan ninyo ang kanilang pananampalataya. Sa bahaging ito, ang unang hinihiling ng apostol sa mga mananampalatayang nasa gitna ng pakikipaglaban sa mga pagsubok at ang iba'y nanghihinala ay ang laging lumingon sa kanilang mga leader na nagturo ng pananampalataya at ng halimbawa ng pamumuhay. So, laging lumingon sa mga taong nagdala ng pananampalataya sa kanila. Ang pag-uusap po ay nagsasabing alalahanin sila, implying a continuing action. Napakahalaga na sa panahon ng mga pag-uusig ay may mga tao na nagpapalakas ng ating puso, ng ating kalooban sa pakikipaglaban. At dito ang inaasahan ng apostol ay ang mga mananampalataya ay humuhugot ng lakas at dapat humugot ng lakas sa mga taong namumuno sa kanila. Sino ba itong mga ito? Sila po yung nagpahayag sa atin, nagpahayag sa kanila ng salita ng Diyos. At ang sabi pa rito, isipin ninyo kung paano sila namuhay. Una yung kanilang aral na taglay pa nila hanggang ngayon at kung paano namuhay ang mga tao na ito at tularan ang kanilang pananampalataya.
Samantalang sinusulat ito ng apostol, marahil marami sa mga naunang ito na mananampalataya na nagpatotoo sa kanila at nagdala ng mabuting balita ay nangamatay na dahil sa tindi ng mga hirap na kanilang dinaanan. Ngunit buhay pa ang iba at meron pang patuloy na namumuno sa kanila. Ipinakita ng mga tao na sa kanila how it works at minodelo sa kanila kung paano manindigan sa pananampalataya sa panahon ng pagsubok. They were in the time of distress. At sa panahong ito ng distress, kailangan nila ng model na susundan. At sa ating ding panahon, yun ay napakahalaga. Lalo na kapag in the absence of clear black and white. Kasi sa panahon na ito, wala pa pong nakasulat ng mga New Testament. Kaya mga sulat lamang ng mga alagad ang kanilang nababasa na minsan ay matagal pa yun bago dumating sa kanila. Pero yung kanilang paglingon sa mga tao na nangaral sa kanila at nagpakita sa kanila ng mabuting halimbawa ay malaking tulong sa kanilang pananampalataya. Yung katapatan ng mga tao na ito na nangaral sa salita ng Diyos, yung katapatan nila sa salita ng Diyos mismo, this inspires the believers and move them na gawin din ng sa kaparehong paraan yung pananampalataya na kanilang niyakap. So, dito sa bahagi na ito, patuloy na ipinapaalala sa kanila na alalahanin yung mga itinuro. Huwag kalimutan yung mga itinuro dahil napakahalaga noon sa kanilang patuloy na pagtahak sa katotohanan at pag-asam ng ipinangako ng Diyos sa kanila. Mahalaga na ito'y kanilang naibabahagi sa kanilang mga kasama sa sambahayan at sa ibang mga tao na willing na makinig ng salita ng Diyos. Kapag ito'y nangyari, sila'y nagiging tunay na tagapagpalaganap ng mga salita ng Panginoon. So, copying their way, yung pagkopya sa pamumuhay ng mga tagapanguna, kahit pa nung mga namatay ng mga leader, intentionally copying them makes us feel the same flow of the Spirit that move their life. Yung espiritu na nagtulak sa kanila at tumulo sa kanila para mabuhay ng matapang at matapat para sa Panginoon ay tumatalay tayo din sa atin kapag pinangahawakan natin yung aral na kanilang itinuro at kinokopya yung paraan ng kanilang pananampalataya o pagsasabuhay ng salita ng Diyos. Ito'y pagpaparangal din sa kanila dahil lumilingon tayo sa tamang aral na ating natutunan galing sa kanila. Sila at ito'y nagpapakitang hindi sila namatay ng walang kabuluhan. They did not die for nothing. Dahil nandito pa tayo at nananampalataya tayo sa mga aral na kanilang iniwan sa atin. So, sa relasyon natin sa ating mga tagapanguna, mahalagang hindi tayo kagaya ng iba. Nababait lamang habang nandiyan ang mga nagtuturo sa atin, pero muling bumabalik sa dati kapag nakatalikod na sila. Ang totoo ay mayroon tayong tagapanguna, mayroon tayong obispo na palaging nakamasid sa atin at yun ay ang ating Panginoon Hesus Kristo na siyang tunay na dakilang puno ng iglesia at ang mataas na saserdote ng iglesia, ang tunay na tagapangalaga ng ating mga kaluluwa. Sabi ng verse 8, Hebrews 13 verse 8, siya'y palaging nabubuhay dahil siya rin yung kahapon ngayon at bukas o siya ang kahapon ngayon at magpakailanman. Siya'y tunay na mahabagin sa lahat. At kung paanong nahabag siya noon, ganun din ngayon at ganun din bukas. Kapatid, isipin mo kung ganyang klaseng kaisipan ang nananlaytay sa atin sa bawat araw ng ating pakikipaghamok sa mga tukso at pagsubok ng buhay, hindi mo maiisip ang mag-iba. Hindi mo maiisip na iwanan ang pananampalataya na ito sapagkat bibigyan ka nito ng higit na iba yung lakas para magpatuloy sa pagkilala sa Diyos at pag-asam ng kanyang pangakong iniwan sa iyo.
Sa Hebreo 13, talatang 17, ay mababasa naman natin ang ganito. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y nangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawain ito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makabubuti sa inyo. Sa talatang ito, mga minamahal, ay binabaling ng apostol ang kanilang atensyon sa mga taong naririto pa at buhay at may kapamahalaan sa atin o sa kanilang mga buhay dun sa mga Hebreo na sinusulatan. Napansin nyo marahil na kaagad na ang keyword dito ay pagpapasakop. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Ang ibig sabihin ay sumunod sa kanilang pamamahala at pangunguna. May dalawang dahilan ang apostol kung bakit hinihiling niya sa mga mananampalataya na sila ay magpasakop sa kanilang mga pinuno. Una, dahil sila ay nangangalaga sa kanila. Sila ay nagmamalasakit sa kanilang mga kaluluwa. Sila ay inilagay ng Diyos, sabi ng verse 17, para pagmalasakitan ang atin, ang iyong kaligtasan at ang iyong kapakanang espiritual samantalang nandito pa tayo sa lupa o dito sa mundo. Ibig sabihin, meron silang obligasyon na gawin ang kanilang buong makakaya, nahangarin at masiguro ang inyong pinakamabuting kalagayang espiritual at kasama dyan ang physical din pangangatawan. Kagaya ng physical na pakinabang, kapag sinasagawa natin ng tama ang mga natutunan natin sa kanilang mga pagtuturo. So, inilagay sila ng Diyos na mangalaga sa atin. Medyo may kahirapan yun kung iisipin po natin dahil nang isilang sila sa mundo na ito, marami o lahat ang mga tao na ito ng mga lingkod ay hindi nila alam pa yung kanilang mga tawag. Hanggang nang dumating sila sa takdang panahon at mayroon ng isip, ay kinausap sila at tinawag ng Diyos. At noon nila natuklasang sila ay ginagawang tagapanagutan sa kaluluwa ng mga tao. Ang paglilingkod ay hindi isang voluntaryong gawa. Ito ay dapat natawag ng Diyos na nagsusugo sa atin o sa mga lingkod. Kaya yung simula at ugat ng kanilang pamamahala sa atin ay galing sa Diyos. Sila itinakda ng Diyos na managutan sa ating mga kaluluwa kahit hindi nila inisip o hindi nila ginusto na ito ay kanilang gawin. Ikalawa, dahil alalahanin natin sila at magpasakop tayo sa kanila dahil sila ay mananagot sa Diyos. Mananagot sila sa Diyos para sa inyo, para sa atin. Sa gawaing iniatang ng Diyos. Dahil ang gawain ay galing sa Diyos, sila'y mananagot sa Diyos. Ito yung makikita natin sa talatang 17, sila'y mananagot sa Diyos. At kung naalala nyo ang sabi ni Santiago sa Kapitulo 3, talatang 1, ay huwag daw magnasa maging guro ang lahat kasi malaki ang kanilang pananagutan. Tunay na malaki ang kanilang mga pananagutan sapagkat ang pananagutan ay hindi sa tao, ang pananagutan ay sa Diyos na nag-atang sa kanila ng kanilang mga tungkulin. Ang una nilang pananagutan ay sa Diyos dahil sa Diyos naman, ang Diyos naman ang tumawag sa kanila. Pwede nating isipin, at ito ang katotohanan na yung ating mga kaluluwa ay ipinagkatiwala ng Diyos, ini-assign ng Diyos para sa kanilang pangalaga, para sa kanilang pagtiyak na tayo ay lumalakad ng tama, ng maayos, at patuloy na gumaganap ng kalooban ng Diyos. Siyempre po, ang tunay at ganap nating tagapangalaga ay ang ating Panginoong Hesukristo, at ang tunay na mga leader ay gumaganap lamang ng kanilang mga gawain batay sa gabay at pagtuturo din ng ating Panginoong Hesukristo. Dapat din tayong magpasakop sa mga namumuno sa atin,
sa kanila na nagmamalasakit sa ating mga kaluluwa, sabi ng Biblia, dahil mabuti ang magpasakop para sa atin. Pakinabang para sa atin na magpasakop sa mga tunay na tinawag ng Diyos. Ganito ang sabi ng talatang 17, bahaging 2. Kung sila isusundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi ito makabubuti sa inyo. So, sumunod tayo sa kanila. Sapagkat kung sumusunod tayo sa kanila, ang sabi ng Biblia, ang sabi ng Apostol, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Ganyan naman talaga ang normal na result kapag sinusunod tayo ng ating mga pinapangunahan. Nagkakaroon tayo ng kasiyahan sa paggawa ng ating mga tungkulin o obligasyon. Kahit anong larangan ay ganyan ang karaniwang sitwasyon. Manager, teacher, opisyal ng bayan o iba pa. Lahat ay nakakaramdam ng sigla kapag alam nilang sinay kinikilala at sinusunod ng kanilang mga pinapangunahan. Tama po, mayroong umaabuso. Pero ibang usapan na yon. At pwede nating itama ang lahat ng yan sakaling lumalabag ang mga leader sa salita ng Diyos. Paano naman kung hindi tayo magpapasakop? Ang sabi rin ng salita ng Diyos, kapag hindi tayo nagpapasakop, sila ay mamimighati. Ibig sabihin, malulungkot sila. Maghihirap ang kanilang mga kaluluwa. Maghihirap ang kanilang loob. At ang ibig sabihin nito, sila ay mahihirapan sa pisikal, sa kanilang katawan, sa kanilang puso, at sa kanilang kaluluwa. Nakapagod po kasi yung hindi kayo pinakikinggan. At lalo na yung binabaliwala kayo ng inyong mga pinapangunahan. Marahil kayo ay may ibang mga gawaing nahawakan na sa mga komunidad o maging sa inyong sambahayan. Kapag yung mga taong dapat na nakikinig sa inyo ay hindi na nakikinig, yun ay nakapanghina at minsan nakapagdala pa ng karamdaman. Kapag nangyayari ang ganyan, ang lugi po ay hindi yung tagapanguna. Ang lugi po ay tayo, ang mga pinapangunahan. Makikita din po natin yan ang tungkol sa ganyang pahayag sa 1 Tesalonica Kapitulo 4, talatang 8. Sabi ng Biblia, hindi ito makakabuti sa inyo. Bakit? Dahil mawawalan sila ng sigla. Sila'y mamimigati, sila'y mawawalan ng sigla, at mawawalan ng ganang maglingkod. At kung mawalan sila ng ganang maglingkod, hindi natin, hindi ninyo maaabot ang nais ng Diyos na mangyari sa buhay natin sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod. Kaya nga, di ba nakikita natin ang iba'y nagbibitiw sa kanilang tungkulin? Okay, nandiyan pa pero ang tatamad naman at walang pakialam sa atin. Yung iba ay inaatake sa puso kaya mabilis mamatay o namamatay na agad. Kaya nga kung gusto natin mamatay sa paglilingkod ang ating mga manggagawa, kahit napakaliit ng suporta at sa panahong gaya ngayon ay wala, sumunod po tayo at magpasako ng kusa. Kasama po sa pagpapasakop ang ating pagdamay sa kanilang mga pangailangan. Lalo na kung sila ay mga taong iniwan ang kanilang profesyon o kaya'y tumalikod sa mga magandang oportunidad na kumita para sa sarili dahil sa pagsunod sa tawag ng Diyos. Sa panahon po ngayon, maraming tinatawag na mga pastor. May mga tinatawag na pastor proprietor, pastor businessman. Pero may mga tao na talagang tinawag ng Diyos na yun ang ipinapagawa ng Panginoon sa kanila. At kung ang mga tao na ito ay sincere, sila ay mahalagang nakikilala natin. Sapagkat hindi sila paundiran ng Diyos sa ibang mga gawa, sapagkat ang kanilang tungkulin ay ang maging tagapag-alaga ng mga kaluluwa. So bantayan po natin ang ganyang klase ng mga manggagawa. At sila ay ating palakasin ng loob at sila ay ating suportahan. Malinaw po ang turo ng Biblia patungkol sa bagay na ito. Kagaya ng mababasa natin sa 1 Tesalonica 5:12-13. At babasahin ko po sa inyo, kinopya ko ang sulat doon. Sabi ganito, mga kapatid, ipinapakiusap namin sa inyong igalang ninyo
ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Ano pong ginagawa nila? Nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. Verse 13. Pagukulan nyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Verse 6. At ito po, no. This is from Galatians chapter 6, verse 6. Ganito po ang sabi. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magagandang bagay sa mga nagtuturo. Marami pang ibang mga talata, kagaya po ng unang Timoteo 5:17 hanggang 18, Lucas 10:7, Mateo 10:10, unang Korinto 9:7 hanggang 14, mga talata na nagpapakita sa atin kung paano pakitunguhan, alagaan, sundin at suportahan yung ating mga tunay na manggagawa. Sabi po ng unang Korinto 9:14 ay ganito, sa ganyan ding paraan, yun ay pagkatapos ng mahabang paliwanag, ipinag-uutos ng Panginoon na ang mga nangangaral ng magandang balita ay dapat matustusan ang ikabubuhay sa pamamagitan ng magandang balita. Mga minamahal, bagamat nabanggit natin ang ganitong bagay, huwag natin sila pong ituturing ng mga empleyado o swelduhan natin o swelduhan ng mga lokal na grupo o tinatawag nating local church. At huwag din natin silang i-attempt na i-control yung kanilang loyalty at submission sa atin dahil sa ating ibinibigay. May mga tao na nagbibigay, ngunit napapansin ninyo na kanilang kinukontrol yung mga binibigyan na kahit mga manggagawa, na kahit mali na yung ginagawa ng mga taong nagbibigay, sila na dapat mga propeta at nagtutuwid ng buhay ng mga tao ay nagiging tahimik at nawawala ng kakayanan na iwasto ang buhay ng mga taong kanilang pinapangunahan. Dapat ang mga manggagaway walang tali sa ilong. Dapat sila'y malalakas ang loob. Kimayaman, kimahirap ay kanilang ituwid ang buhay kung kinakailangan. Kailangan nilang pagsabihan. Ngunit kung sila ay nagpapatali dahil sa material na bagay, sila ay nagiging taksil sa kani-kanilang tungkulin at hindi sila nababagay sa ganoong gawain. Naalala niyo si Tito na sinugo bilang pastor sa Kreta. Isa sa mabigat na tungkuling ibinigay sa kanya ay ang sawayin ang mga yayaman, kahit si Timoteo, na turuan silang mabuhay ng tama. Sa panahon ngayon, bihirang manggagawa ang tunay na sumasalangsang sa mga mayayamang kasama sa iglesia dahil malimit sila'y nasisilaw sa tulong ng mga ito at kanilang kinatatakutan ng kanilang pag-withdraw dahil ang pag-withdraw ay pwedeng kapanghina sa pananalapi ng iglesia at ikasira ng kanilang maaring ikabubuhay. Pero ang mga tunay na manggagawa hindi natatakot sa ganyan. Kasi alam nilang ang tunay nilang employer ay ang Diyos. Dahil ang Diyos ang tumawag sa kanila at sila ay mabubuhay sa pananampalataya, iwanan man sila ng mga tao. Kung manggagawa po kayo, kung may mga manggagawa nakikinig sa akin ngayon, huwag kayong pumayag na magpapatuloy ang ganyang kalagayan kung kayo ay nasa kalagayang dinidiktahan ng mga taong nagbibigay sa inyo. Ito'y kahiyahiya sa kaharian ng Diyos sapagkat ang mga tinawag ng Diyos ay dapat may tapang kahit kanilang ikamatay ang pagpapahayag ng katuwiran ng Diyos. So, wag din nating babayaan kung mayroon namang lilitaw na tinatawag ng mga pastol, ngunit pagsasamantalahan naman yung mga kabaitan natin. Marami rin mga pastol ngayon ang nagsasamantala sa kabaitan ng mga taong naniniwalang sugo sila ng Diyos at sila'y dapat tulungan na halos sa paggamit ng mga doktrina ay hututan na nila ang mga tao na ito para sila'y mabuhay ng nagtatamasa ng yaman. Nauuso ngayon na ang mga pastor ay yumayaman at the expense ng kanilang mga pinaglilingkuran.
Sabagay may bahagi naman ang ito sa aral ng Diyos, ngunit hindi ganon ang pattern ng ating bagong tipan at ang itinuro ni Pablo. Dahil dito, hindi natin masisi ang mga hindi mananampalataya. Nakalimitan tinitingnan ang iglesia bilang negosyo sapagkat pumapayag tayo na gawin ito ng mga taong may ibang kaisipan sa loob ng iglesia. Either yung mga church leaders sa loob, yung kanilang kapritsyo sa pangunguna na kanilang pinapaikot ang mga manggagawa, sila nagdidikta ng gagawin ng manggagawa, gayong kalimitan ng iba'y dito hindi na nanalangin ang husto at hindi talaga naghahanap ng kalooban ng Diyos. At misa naman ay ginagawa mismo ng mga ministro na sila mismo yung naglalagay ng desisyon sa lahat ng bagay sa loob ng iglesia. Ang dalawang ito po ay kapamali at kailangan nating ituwid at huwag nating pahintulutang maghari sa ating mga kapulungan. Kaya nga po sa CLJC, sinasansala natin ang ganyang pamamaraan. Ngunit hindi lang po sa pangailangan, maging sa gawain sa misyon. Mahalagang ating tinutulungan sila. Mahalagang ating ginagampanan yung layunin ng pagdidisipulo kagaya ng sinasabi sa atin sa Efeso 4, lalo na sa talatang 11 hanggang 12, na tayo ay dapat madala ng ating mga tagapanguna sa paglago upang ang iglesia ay maging matibay at hindi nadadala ng samot-saring mga aral. Isa pang hinihiling sa Hebreo 13:18 hanggang 19 ay ang ipanalangin natin sila. Maaring wala tayong pangsuportang pera o ibang kabuhayan o pagkain, pero pwede tayong manalangin. Ito po ang sabi ng verse 18. Ipanalangin ninyo kami, nakakatiyak kaming malinis ang aming budhi at hinahangad naming mabuhay ng matuwid sa lahat ng panahon. Higit sa lahat, hinihiling kong ipanalangin ninyo na ako'y makabalik agad sa inyo. Dito ay humihiling ng panalangin ang apostol sa mga sinusulatan niya. At ilang bagay ang sangkot sa kanyang kahilingang panalangin. Una, na manatiling maayos ang kanilang budhi at makapamuhay ng matuwid bilang mga lingkod. Mahalaga po na tayo na nagmamasid at sumusunod sa kanila ay matyagaring nananalangin at ating pinapanalangin na yung kanilang budhi ay palaging maayos yung konsensya ng mga manggagawa at sila ay matutong mabuhay ng matuwid sa kanilang paunguna sa mga tao. Kasangkot dito yung malinis na budhi na hindi magsasamantala at hindi masisilaw sa yaman ng mundo sa kanilang paglilingkod. Pero lalo na ang matuwid na pamumuhay. Nakakalungkot na napakaraming mga manggagawa ang bumabagsak either sa silaw ng kayamanan o maging sa tukso ng laman. Kaya nga, nakakalungkot kapag may mga manggagawa na nawawala sa mga gawain o kaya namamatay ang mga gawain dahil sa kanilang mga immoral na gawain. Bakit po? Dahil sumama ang kanilang budhi at hindi nila napanatili ang paghawak sa tawag ng Diyos. O baka naman talaga hindi sila tinawag ng Diyos. Pero sa ano't anuman, ang nakita natin ay nakasira sila sa gawain sa halip na makatulong. Para hindi mangyari ito, tayo ng mga tagasunod o tayo ng mga inaalagaan, tayo ng mga mananampalataya, ay mahalagang nananalangin para sa kanila. O hindi natin kita ang kanilang ginagawa kapag sila nasa kanilang mga closet na, sa kanilang mga opisina, sa kanilang mga kwarto, hindi natin kita sila. Pero kita sila ng Diyos at yung matapat ang ating paghahangad na sila ipanalangin at maging maunlad ang kanilang pangunguna, ituturo sa atin ng Diyos ang ating ipapanalangin at maging ang kanilang budhi ay masasalamin natin at sa paggamit ng salita ng Diyos, ito'y maitutumpak at sila'y lalakas at muling makapaglilingkod. Ipanalangin din natin na sila'y malayang makapaglingkod sa kawan ng Diyos. Itong sumulat ng Hebreo ay nanalangin siya ay ingatan ng Diyos na siya ay maging malaya na makapunta sa kanila. Naniniwala po ako na nabilanggo din ito. At pagkatapos ng pag-aaral ito ay naniniwala ako na si Pablo ang sumulat ng Hebreo, bagamat siyempre mayroong mga pagtatalo patungkol dito. Sapagkat ang kanyang buhay, along with the life of Timothy and the rest of the disciples, were similar
doon sa apostol na sumulat ng iba pa mga aklat na sinulat ni Apostol Pablo. Anyway, ipanalangin natin na sila'y malayang makapagpahayag ng salita ng Diyos, na yung mga pressure ng sanglibutan, pressure ng mga makapangyarihang tao ay hindi makapanaig. Kahit ang panganib sa daan, ang panganib na kanilang sinusuong sa pagpunta sa kanilang mga preaching points, mga sales and Bible studies ay kasama sa ipanalangin natin. Kasama rin sa pananalangin yung pag-iingat ng Diyos sa kanila laban sa mga taong sadyang masasama na walang pagpapahalaga sa mga bagay ng Diyos. Dahil pwedeng pinsalain ng gawain kung magagawan sila ng hindi karapat-dapat sa tao, ng mga tao na kagaya ng binabanggit dito sa talatang 19. So, dapat nating matutunan na pakitunguhan ng tama ang lahat ng ating mga manggagawa. At ayon sa ating pong napag-aralan ngayong umaga sa loob ng panahon ng ating pag-aaral at pagbubulay bago sa ating panalangin, may limang bagay tayo na dapat ginagawa at seryosong tinatanggap na ating pananagutan bilang mga pinapangunahan sa ating mga leader. Una, na palaging lumingon sa turo at halimbawa ng mga taong nagturo sa atin at tularan natin ang kanilang pananampalataya at isapamuhay ang mga turo na alam nating galing din sa ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa, na tayo magpasakop sa kanilang mga pangunguna. Matuto tayong sumunod upang sila ay sumigla sa kanilang pangunguna at hindi mamigati, dahil kung mangyayari ang dalawang yon, tayo ay hindi makikinabang. Mawawalan din tayo ng sigla kahit sa ating pananampalataya. Pang-apat na ating suportahan ang mga tunay na manggagawa. Yung mga manggagawang hindi tumitingin sa laki o liit ng kanilang tinatanggap, kundi tumitingin sa laki ng kanilang Panginoon, ng Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Kapag nakakita kayo ng ganong mga manggagawa, panalangin kong hindi nyo sila pababayaan. Panglima, na palagi tayong manalangin sa kanila. Maaring hindi ka pinagpala ng Diyos ng yaman o anumang malalaking mga ari-arian. Ngunit ibinigay sa iyo ng Diyos ang isang puso na pwedeng punong-puno ng paghahangad na pagpalain ng mga lingkod ng Diyos. At ikaw ay pwedeng umusal ng mga panalangin. Panalangin umaabot sa trono ng Diyos para sa ating mga manggagawa. Huwag nating kalilimutang tangkilikin at sundin yung ating mga manggagawa hanggat sila'y sumusunod sa salitaan ng Diyos at tapat sa kanilang tawag na itinawag ng Diyos sa kanila bilang mga lingkod. Sabi po ng Mateo 10, talatang 42, tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa maliliit na ito, dahil siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. Ano po ang sinasabi ng Panginoong Hesukristo? The more you bless the disciples of Jesus, the more the Lord will bless you. Can we repeat that? The more you bless the disciples of Jesus, the more the Lord will bless you. Magandang umaga po at patuloy tayong pagpalain ng ating Diyos, patuloy na palaguin ang kanyang gawain sa kabila ng pandemic, at patuloy tayong maging masigla at matapat sa ating pananampalataya, nagkakaroon man tayo ng malalaking pagtitipon o hindi. Tayo po'y patuloy na manalangin, alalahanin ang mga kapwa mananampalataya sa ibang lugar, ang iba'y maaring nahawa, ang iba naman ay patuloy na kinobera ng Panginoon at pinagpapasalamat po natin. Hindi tayo idinadamay ng Diyos sa mga napapahamak. At yun ay indicator ng kanyang pagkalinga na dapat natin suklian ng ating matapat ding paglilingkod. So manalangin po tayo para sa kanila at manalangin tayo sandali bago tayo magtapos. Amang banal, salamat ng marami sa iyo na ang iba sa amin ay tinawag mong manggagawa. Ang iba sa amin ay pinagpala mo ng mga yaman dito sa mundo upang maituloy ang iyong gawain.
Maraming salamat po na kami paglalakip-lakipin mo sa isang pag-ibig, sa isang pagmamahal sa iyo at sa iyong mga salita upang gawin namin ang iyong gawain na hindi nakatingin sa mga material na bagay, kundi nakatingin sa iyong kapangyarihan at sa iyong sufficient na pangalaga sa lahat ng iyong mga anak, lalo na sa iglesia. In Jesus' name, Amen. Purihin po ang Diyos.